Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayun, shoutout po pala sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa akin channel. Yo, shoutout po sa inyong lahat mga katunay at sa lahat ng mga OFW na nanonood sa ating channel. Sa aking channel, maraming salamat din po sa pagsuporta mga katunay. At eto, meron tayong panonoodin na isang video. Ito po ay nagmula kay Whistleblower PH. At ito po ang bagong channel, ang bagong YouTube channel ni Whistleblower PH, yung Whistleblower PH 2.0. Ayan, sa mga hindi pa po nakakabisita sa bagong YouTube channel ni Whistleblower PH, bisita na po kayo mga katunay sa bago niyang channel. At syempre, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa new channel ni Whistleblower PH. Ayan, Whistleblower PH 2.0. At ilalagay ko po yung link ng videong ito sa ibaba sa description box. At kapag pinindot nyo yun, mga katunay, ay makakapasok kayo sa bagong YouTube channel ni Whistleblower PH 2.0. Supportahan po natin mga katunay, dahil isa po yan sa nagbibigay ng mga matitindi at mga bagong balita. So ang tatalakayan natin na video is ito yung about kay BP Inday Sara. Pinakitaan yung dating BP, diba? So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin mga katunay. Whistleblower PH, pasok! Vice President Secretary Inday Sara Duterte, isinampal kay Lenny Robredo kung papaanong ingatan ang malaking tiwalang ipinagkaloob ng Pangulo. Pagkakatalaga bilang OIC ni VP Sara, makasaysayan. Sapagkat ngayon lamang umano ito muling nangyari makalipas ang ilang administrasyon. Tama. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka mga katunay sa mga newly released naming videos. Whistleblower PH. Isang humahagupit na sampal ang natanggap ni ex-Vice President Lenny Robredo sa matagumpay na pagganap bilang officer in charge ni VP Secretary Sara Duterte, kasabay ng pansamantalang pag-alis ng bansa ni PBBM upang bisitahin ang mga bansang Indonesia at Singapore. Yes. Ngayong araw, nakatakdang magtapos ang apat na araw na pagiging officer in charge ni VP Sara, isang mabigat na katungkulan at pribilehiyong ipinagkatiwala ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman nalasap ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. Ayon sila mga pro-Marcos supporters, ngayon lamang umano nangyaring muli na itinalaga ng isang pangulo ang kanyang vice president bilang OIC. Batay kasi sa mga nakaraang administrasyon, ang executive secretary ang parating ginagawang officer in charge, lalo na sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito. So ito talaga no, pinagkatiwala talaga ni PBBM kay BP Inday Sara ang posisyon nung umalis siya, no? Dahil meron siyang tiwala kay BP Inday. At isa pa, magkaibigan sila, di ba? Magkaibigan silang matalik. So talagang ganyan na siguro ang mangyayari ngayon kapag talagang aalis si ang ating mahal na Pangulo na pupunta na ibang bansa, si BP Inday muna ang tatayo sa kanyang posisyon. Sigurado yan. Kasi talagang hindi naman iba si BP Inday kay PBBM. So hindi yan nangyari nung mga nakaraang administrasyon, lalo na nung administrasyon ni PRRD, di ba? Kasi wala siyang tiwala dun sa BP. Tsaka kain naman ni Tatay Digong eh. Ito ang paglalahad ng mga Marcos loyalist na siyang sumabunot kay Lenny Robredo. Sumabunot. For the first time, the president entrusted our country is absent to the vice president. During PRRD admin, he never trusted our country to the FBP. Instead, sa executive secretary niya, ipinagkatiwala ang ating bansa. Ibig sabihin lamang nito, malaki ang tiwala ni PBBM kay VP Sara. Ngayon lang ulit nangyari na ang VP ang officer in charge ng executive department. In the past administrations, laging executive secretary ang OIC, hindi ang VP, dahil hindi ito kasundo o kalyado ng nakaupong pangulo.
Never in recent history did we see a vice president designated as OIC when the president was abroad. Previous heads of the state wouldn't dare to do this because they are wary of being outseated by a vice president. But not so with BBBM. He is so secure and confident of VP Saram. Quite refreshing to see this kind of trust and pilot to co-pilot chemistry between our top two leaders. Tama naman, at confident ang ating Pangulo kay BP Inday. Gaya nga na sinasabi ko, hindi iba si BP Inday kay PBBM dahil matalik silang magkaibigan. At maganda yung nakikita natin ganito na mayroong pagkakaisa ang BP at ang presidente. Talagang nandyan mo makikita ang pagtutulungan, yung teamwork. Kaya nga uniteam, di ba mga katunay? Talagang sana ay lagi na lang ganito, no, ang makikita natin sa gobyerno. Ayon naman sa tanyag na DDS warrior ni Sir Mark Lopez, there is what Madam can never have. No matter how hard she tries to project herself, she can never have the trust and confidence of the President and the nation. She can never be like Vice President Inday Sara Duterte. Sa loob ng 4 na state visit ni PBBM, ay hindi niya rin kinaligtaan ang kanyang personal na pangangamusta sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na bansang dinalaw ng Pangulo. Sa mga videong nagsilabasan online, kitang-kita sa mga mata ng ating mga kababayan ang kanilang labis na kagalakan ng harap-harapang makausap si PBBM. Yes. Maging ang iba ay nakapag-selfie pa nga sa Pangulo. Narito ang kadalang naging mainit magtanggap sa ating presidente at ang tagus-pusong mensahe mula kay PBBM para sa kanila. Salamat ang aking mga minamahal na kababayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito sa Singapore. Kita naman natin, no? Kahit naman sa Singapore. Napakasaya talaga pagka nagkatagpo-tagpo ang mga Pinoy. Ano? Kami, nakita naman po ninyo, nandito kasama natin yung ibang mga cabinet member at maraming mga meeting na ginagawa dahil state visit ito. Kaya at marami kaming ginagawa at yung mga meeting namin, alam nyo naman, siyempre seryosong usapan. Kaya at pagkakataon na makasama at makapiling ang ating mga kababayan, eh siyempre kami pupunta at talagang masaya na iba at pati na yung mga tiga rito nagugulat sa atin dahil ang gugulo natin. Pero yung magulo na nakangiti, ganyan talaga ang hugis ng Pilipino. Yes, talagang ang sarap panoorin ng ating Pangulo na laging nakangiti, laging masayahin, no? Kalug na kalug. Magpapasalamat ako sa ating butihing kalihim ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. At uunahin ko pong batiin ang aking minamahal na First Lady. Yes! Madam, parang hindi bagay sa iyo, madam. Lisa Araneta Marcos, ang ating mga cabinet member na sumama rito. Alam niyo po, yung iba dito, hindi kasama rito, pero namilit silang pumunta at sumama sa atin para makita kayong lahat. Kaya dahil nga, kagaya ng sabi ko, mabigat yung kanilang trabaho, ito na, yung pampasarap at pampasaya ng aming parang bakasyon sa amin ito sa gitna ng state visit. Babatiin ko rin ang ibang membro ng ating delegasyon na galing sa Republika ng Pilipinas, ang ating Charge de Affairs at saka Consul General Emmanuel Fernandez, lahat na nandito na mga galing sa Philippine Embassy na tumutulong sa ating lahat kapag may problema. At kayong lahat ay binabati ko. Alam ko na marami pa sa iba ay hindi makarating dahil sa dami natin 200,000 hindi raw talaga kaya ipagkasya rito kahit anong gawin natin.
Kaya't napilitan tayo mamili ng yung pinakamalaking lugar. Pero nandito kayong lahat at binabati ko kayo at nagpapasalamat ako. Talagang marami pa rin ang nagmamahal sa ating Pangulo, no? Nakikita naman, no? Kahit anong paninira ang ginagawa sa kanyang pamilya, sa kanilang lahat, sa mga Marcos, eh hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ng mga tao. Lalo na lumabas na ang mga Marcos, lumabas na din ang mga solid na sumusuporta sa kanila. Na binigyan nyo kami ng panahon na kayo, alam ko naman yung iba, eh kanina, ang report sa akin kanina, sabi, kanina pang tanghali, marami na rin tao dito eh, nag-aayos na. Eh talaga naman, kaya't minadali na namin ang pagpunta namin dito. Tapos puso ako nagpapasalamat na kayo'y nakapagdalo at nakipagtipon sa araw na ito. Alam ko ngayon ay Martes at marami sa inyo ay lumiban na sa inyong mga trabaho para makapunta dito. Eh, talaga naman, dahil dyan ako'y nagagalak at sa inyong pagdadating. At makita kayo kahit sandaling panahon lamang. At anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Ayun, maraming salamat sa videong ito, Whistleblower PH. Ayan, suportahan po natin ang bagong channel ni Whistleblower PH 2.0. Ayan, so ang masasabi ko dito sa videong to, ang Pangulo natin ngayon ay the best, no? Talagang napakaganda ng pamumuno niya sa atin ngayon, no? Talagang napakapayapa ng gobyerno. Talagang napakaganda at nagtutulungan sa isa't isa ang BP at ang presidente natin. Talagang sana ito ay magtuloy-tuloy at huwag masira ang magandang relasyon ng ating Pangulo at ng BP at ng ating BP. Kasi 'di ba minsan nagkakaroon ng mga ibang issue, pero alam ko naman dahil matibay silang magkaibigan, matalik silang magkaibigan, no? At para sa ikauunlad ng bansa, ayan, dapat talaga magkasundo ang lahat. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!